Ito po ang balita. Si Sara Duterte nangunguna daw po sa isang presidential survey na kinomisyon po ng Oculum. Hindi ko po alam kung ano pong survey industry ito. Pero ayon po dito sa balita, naunahan niya po sa pagkapangulo o yung presidential preference ng mga boboto daw sa 2028. At ito nga pong si Sara Duterte ang sinasabing mananalo kapag ka ang pinag-uusapan ay pagkapangulo sa 2028. Pakinggan po natin ang balita na ito, mga tol. Top choice sa pagkapangulo ng mga Pilipino si Vice President Sara Duterte. Batay ito sa opinion survey ng Oculum Research and Analytics sa first quarter ng 2024. Sa 3,000 respondents, edad 18 pataas sa buong bansa. 42% ang pabor kay BP Duterte. Grabe, no? Paano natin ito i-correlate sa ibang survey? Kasi ang sinasabi sa ibang survey, ang mga supporter, tayo at mga loyalista, mahigit sa 30%. Ang walang pakialam, nasa 40%. Baka yun ang napupunta ngayon kay Sara, pero parang imposible, no? Tapos ang mga Duterte, nasa 20% lamang. Ang lehitimong oposisyon, nasa 3% lamang. Yun po, ayon po yan sa Okta Research. Pero ito pong Oculum, di ko po alam to eh, kung anong pong survey industry ito. Saka bakit may mga naglalabas ang ganitong survey na parang ang motivation ay hindi mo mawari eh. Kasi unang-una, ano bang napapala nila sa paglalabas ng ganitong survey? Yun ang unang tanong ko rito eh. Anong napapala ng mga survey industry na ito sa paglalabas ng ganitong survey na napakaaga pa? Maybe, yung performance, maunawaan ko pa eh. Kasi ang mapapala nila, syempre, kasama nating mga Pilipino, ma-assess natin kung ano ba ang ginagawa ng ating mga lingkod bayan sa kasalukuyan. Pero ito napaka-irrelevant kung tutusin sa ngayon. Baby-baby pa nga ang pamamahala ng ating Pangulong Bongbong Marcos, almost 2 years pa lamang, tapos iniisip na kagad ang papalit sa kanya. Naknang teteng na Pilipinas ito, bakit ganito mag-isip ang mga kapwa natin Pilipino? Tuloy po natin ang pakikinig dito sa balita, mga tol. Sa pagkapangulo, pangalawa sa pwesto si Senator Rafi Tulfo na may 17%. Pangatlo naman si dating Vice President Lenny. Napakalayo ng agwat, oh. 42%. Eh, sa nakalipas na survey, inunahan na siya ni Rafi Tulfo eh. Yung mga malalaking survey industry talaga, Pulse Asia, Okta Research, SWS. Pero sana kayong mga survey industry, tigilan nyo na muna ang mga ganitong uri ng survey. Mas mag-focus kayo, ano ba performance ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa paningin ng mga Pilipino? Ano ba ang performance ng Vice Presidente, ng mga cabinet officials, ng mga ahensya ng ating gobyerno? Para naman kahit paano makatulong kayo sa bansa at sa mga Pilipino. Hindi yung ganito na ang aga-aga pong pamumulitika. Robredo, pasok naman sa top 6 presidential bets sina dating Manila Mayor Isko Moreno, Dumagoso, Senator Amy Marcos at dating Senador Manny Pacquiao. Gayun din sina Senator Robin Padilla at House Speaker Martin Romualdez. Diba? Ang hirap talagang iisipin, mga tol, kung bakit sa napakaagang panahon ganito na kagad ang iniisip ng mga survey industry na ito. Ito ba ay mind conditioning na? Pangalawa, ano ang napapala ninyo rito? Kayo ba ay kumikita? Sino po ba ang nagpupondo sa mga survey ninyo? Sino po ba ang mga nagpapasurvey? Kasi kung talagang ang mga tao na ito eh merong malasakit sa kasalukuyang gobyerno, eh baka sila mismo magsabi, wag nyo na akong isama dyan sa survey na yan, hindi ko yung priority. Pero parang narinig ko yung kay Rafi Tulfo, di ba sinabi ni Rafi Tulfo, alisin nyo ang pangalan ko dyan at hindi yan ang priority niya sa kasalukuyan. Baka naman pwede din natin madinig sa iba, particular dito kay Sara Duterte, na siya mismo magsabi, hindi naman ako tatakbo sa pagka-presidente, kaya alisin nyo na ang pangalan ko dyan. Pero parang hindi na po natin naririnig yun ngayon kay Sara Duterte, no? Kasi noong before 2022, sinasabi niya, hindi siya tatakbo every now and then. Ngayon, wala na tayong naririnig sa kanya categorically na nagsasabi siyang hindi siya tatakbo. Kaya tingin ko, talagang tuloy na ang pagtakbo nito sa pagkapangulo sa 2028. Ganun pa man,
alam naman natin na sa ating mga naloko niya sa pagboto sa kanya, ako kasi inaamin ko eh, nauto ako eh, nawala na naman ako, nag-press na naman yung aking I'm sorry ako nagpe-press yung aking computer, pero I hope dire-diretso lang tayo. Sabi niya eh hindi daw siya tatakbo. Eh alam naman natin na tumakbo pa rin sa pagka-vice presidente, ngayon nananahimik na, pero malamang sa malamang tatakbo po 'yan sa 2028 dahil 'yan po ang hangad partikular ng kanyang mga supporter at naniniwala siya sa kanyang mga supporter, di ba? Ang reason ni Sara Duterte kung bakit siya tumakbo sa 2022 vice presidential election is meeting halfway yung request po ng kanyang mga supporter. Kaya definitely, walang dahilan kay Sara Duterte para hindi tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 dahil yun pa rin ang kagustuhan ng kanyang mga supporter. In fact, ginagawa ng mga supporter niya ngayon ang lahat para siraan ang kasalukuyang gobyerno at iprepara si Sara Duterte sa napakaagang panahon para palitan si Pangulong Bongbong Marcos. At naniniwala ako na itong mga ginagawa po ng mga Duterte supporter sa kasalukuyan at mga DD sheets, yan po ay preparations po nila para sa eventual na pagpapatalsik na balakin po nila sa ating Pangulo starting July 1, 2024 onwards. Magiging mas matindi po ang bakbakan natin sigurado sa social media pagka tumungtong na po ng July 1 dahil yun na po yung pagkakataon ng kanilang prinsesa na maupo sa Malacanang at muli pa rin makakakandidato sa 2028 sa pagka-presidente. In short, ito po yung tinatawag nilang Gloria Macapagal version 2.0 formula. Anyway, balik po tayo dito po sa Sara Duterte na ating Department of Education. Kamakailan, napanood ko ang vlog nito pong si Attorney Claire Castro. At dito, sinasabi sa vlog na umamin bilang isang incompetent Department of Education Secretary itong si Sara Duterte. At pagpasensyahan na natin, dahil ito naman si Attorney Claire Castro ay constructive critics po ito. Basically, hindi po ito supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yet, kung ano yung tama sa paningin niya at dapat, yun po yung kanyang sinasabi. At somehow, masisisi niya rito si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga naman, bakit ka nagtalaga ng isang incompetent na Department of Education Secretary? Panoorin po natin ang vlog na ito, mga tol. Wala! Nikatiting! Pero partner, ha, may report na na nagkakaroon na miseducation sa panahon niya. And may lumabas na video. Inamin niya na wala siyang alam about education sa pagiging secretary. At siya ay sumasabay lang kung ano yung binibigay sa kanya at hindi niya nare-review. I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Uh-oh. So, incompetency, partner, in-admit mo. Okay. So, sisisihin ko dito, partner. Uh-oh. Si PBBM. Alam mo pa na incompetent si VP Sara eh. Sa departamento na napaka-importanting departamento. Uh-oh. Diyan mo pa nilagay. At very much welcome naman sa akin yan. Hindi ako nagagalit kay Attorney Claire sa sinabi niya na yan. Ano? Ang mga constructive criticism, welcome po sa akin bilang PBBM supporter. Ma-point naman talaga siya. Bakit itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Sara Duterte na isa palang incompetent Department of Education Secretary? Pero sa akin naman, in defense naman kay Pangulong Bongbong Marcos, di niya alam yun. Ano? Katulad mo, Attorney Claire, isa kang abugada. Ang presumption sa inyong mga abugada, magagaling. Hindi ka papasa sa bar examinations kung hindi ka magaling. O, kaya maaaring yun ang naging presumption ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ipinagkatiwala niya ang isang departamento, particular ang education, kay Sara Duterte. After all, si Sara Duterte naglingkod bayan, naging vice mayor at saka naging mayor. Kaya sa unang sulyap, aakalain mo talaga na competent itong si Sara Duterte. Pero inamin niya palang incompetent siya. Ang tanong na lamang, napanood kaya ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-amin na yan ni Sara Duterte na siya ay incompetent pagdating sa kanyang posisyon bilang Department of Education Secretary?
sa kanabasa kaya ni Pangulong Bongbong Marcos yung report na babanggitin po dito ni Attorney Claire maya-maya. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Sana dinala mo na lang sa housing. Is that our incoming Vice President has agreed to take the brief of Department of Education. Palagay ko kasama na dyan dahil she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated, and that's the best motivation that we can hope for. Ang sinabi ni dito ni Pangulong Bongbong Marcos is motivation. Kasi yung palagay niya, dahil nga isang ina itong si Sara Duterte, hindi niya hahangarin na mapariwara ang edukasyon ng kanyang mga anak. Kaya gagawin niya ang kanyang nararapat na kagalingan dapat nga sa Department of Education, pero hindi po ganun yung nangyari. As we have seen doon sa video, na inamin niya na wala siyang expertise at ipinagkakatiwala niya na lamang sa mga expert at stakeholders, even hindi niya nare-review dahil wala siyang kakayahan. Di ba? Tuloy natin ito. Pero di ba hiningi din yun niya? Udo ka na sa housing sana. Ito, hiningi mismo yan ni Vice President. Ano gusto niya? Di ba una sana, ano ba yung... DND. Oh, okay. National Defense. National Defense. In the past, Vice President Dalat Sara has indicated that she would be interested in the Department of National Defense. And of course, she's here to fully support the administration of President-elect Bongbong Marcos. So, pagkatapos, biglang nagbago ata yung kanyang desisyon. Hindi kasi sa kanya binigay. Yung DND. Napaka-sensitive. Critical yun eh. Correct. Critical at napaka-sensitive yung paano yun. Saka, especially tatay mo. Alam nyo, kahit hindi pa nangyayari, yung mga nangyayari na ngayon na paninira ng mga Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, kung ikaw, meron kang sense of delikadesa, common sense will tell us, will dictate you na ang pagiging Secretary ng Department of National Defense at Vice Presidente, hindi akma para sa iyo. Kasi pwede mong agawin talaga ang pagkapangulo in the event na bumaligtad ka. Hawak mo ang kasundaluhan eh. No? Pagka ikaw Secretary Concurrent ng Department of Education and Vice President, napaka mapanganib nun sa Presidente. Kaya yung hinihingi na yan ni Sara Duterte, hindi talaga magagawang ibigay sa kanya. And it happens na mahigit isang taong nag-intay si Pangulong Bongbong Marcos para lamang masigurado ng maiuupo sa Department of Education ay competent, merong political loyalty sa kanya, at higit sa lahat merong loyalty sa bansa at sa mga Pilipino. Wala tayong ibang tinutukoy kung hindi si Secretary Gibo Chudoro. Hindi nagkamali si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Pero siguro kung pinayagan niya si Sara Duterte na maging Department of Education Secretary Department of National Defense Secretary, eh baka namimiligro na ngayon ang pagkapangulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Daming bis sa China. Tapos ibibigay ka? Siyempre hindi. Diba? Neda yan. Well, parang sinasabi lang niya, ang dami mga dapat na pupwedeng patuunan ng pansin. Ng kaumbayan. Siguro parang ganun yung kanyang mensahe, partner. Eh wag na nating ito, gagawin pang malaking ipag-usapan. Kasi ang dami pang problema na dapat, na dapat tignan ang goal. Parang ganun, partner, di ba? Yung message niya, doon sa kanyang ibinigay na ano, partner, di ba? Statement kanina. Sa kanya, sa YouTube ba yun? Sa ano, babalik tayo? Kahit na hindi niya mandato, pwede siya magsalita. Babalik tayo doon. So ano, paano? Wala bang mandato o may mandato? Magsasalita ba siya o hindi siya may sasalita? Okay. So, kung gusto niya about issues na malalaking problema, unahin niya DepEd. That's her mandate. Di ba? Kung mandato ang pinag-uusapan, dapat focus siya sa kanyang mandato bilang Department of Education Secretary. Pero, meron ba siyang sinasabi tungkol dyan? Eh, hindi niya nga alam ang ginagawa niya, kaya wala siyang masabi. At ang nakakahiya pa dito sa Department of Education Secretary natin na ito, may panahon pa siya gumawa ng mga ganitong video. Pakinggan po ninyo ito, mga tol. Sana ito, ha? Wow! So many stars. Ang dami mong bituin. Ang dami mong bituin. Good boy. Very good boy. The best student. Ay, ha? 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 Ha?
congratulations na alam ko yan, pagpadaming stars, ibig sabihin ko na yan, magaling at matulungin. Bravo! Bravo, tingin! Wala sila sa pagpapalungin. Oy, nabisita tayo ng tunay na boss natin, ano? Si Mike Cervera Vlog, ha? Eh, salamat, ha? At tayo magkasundo na ngayon. Maganda yung history namin ito ni Mike Cervera. Pero di naman kami nagtalo nito. Kasi noon, naloko ko dun sa Francis Leo Marcos, eh. At salamat at matatalino sila. Totoong talino warriors sila. Hindi sila nagpauto dun kay Francis Leo Marcos. Salamat sa pagdaan mo dito, boss, ha? Ikaw ang tunay na boss namin. Anyway, balik tayo dito kay Sara Duterte. Alam nyo, ang punto dito, mga tol, bakit kailangan mong gumawa ng ganitong video? Ha? Bakit kailangan mong gumawa ng ganitong video kung saan, particular, babanggitin mo ang pulburon na nakaka-addict yan? Kasi initially, akala ko gawa-gawa lang ito. Akala ko splice ang video, tapos nilagyan lamang ng AI-generated voice sa hulihan para palabasin na masama itong si Sara Duterte. Pero hindi pala, eh. Kasi sa kabuuan ng video na ito, nakita naman natin na, at ipe-play ko ngayon, sasambitin niya po yung bagay na yun. Diba? Ito yung heights ng ampulboronic video nila noon, talagang pinalalabas nila na makatotohanan kasama ng mga supporters niya. Siguro mali yung term na ginamit ko kasi hindi naman siya nag-a-allege kay Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng pulboron, pero yung mga supporters niya, yan lahat ang naratibo. Department of Education Secretary ka, alter ego ka ng Pangulong Bongbong Marcos, ang binabatong issue sa kanya ay about pulboron, tapos magpapakita ka ng ganitong video sa harapan ng publiko, babanggitin mo pa ang salitang nakaka-addict yan, tapos gaganyan-ganyan ka pa sa bibig mo. And worse, mga tol, gumawa pa ulit ito ng video. Ito naman yung pinaka-latest na video niya kung saan sinasabi niya na ang another term daw po ng mangga ay manggagamit. Anak ka ng teteng, ganitong uri ba ng sekretary ang kailangan natin sa Department of Education? Higit sa lahat, ganitong presidente ba ang ipapalit natin kay Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan lamang ng isang sagot, I'm sorry, isang tanong na napakadali, hindi niya masagot ng maayos. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that that speech was composed. And as a
cabinet secretary, and one who is the other half of the UNI team, I would say that the state of the nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Tapos hahamakin nila si Pangulong Bongbong Marcos. Sasabihan nila na pautal-utal sa pagsasalita, walang sense ang mga sinasabi, even ang First Lady po natin, mamaliitin po nila. Ngayon, in response nga doon, ginagawa ko tuloy yan. Kasi katotohanan yan eh. Yan ay hindi gawa-gawa. Nakita po natin sa harapan ng publiko na siya'y tinanong at ganyan po ang naging kasagutan niya. And worse, umamin siya na siya'y incompetent. Di ba? Tapos ngayon, sa mga memes, tinatarantado nila si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady. Gagantihan natin sila ngayon. Partikular, itong post ng For the First Couple, masasaktan sila. Sasabihin nila, bakit nyo kinakawawa ang vice presidente namin? Eh, ang mga anak ng teting kayo. Kung hindi nyo ginagawa kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi kami magre-react. Hindi namin i-expose kung ano yung sinasabing mga kahinaan or incompetency nitong si Sara Duterte. Tapos masasaktan kayo ngayon? Simplihan natin, tigilan nyo si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa. Wala kayong maririnig sa akin in particular. Hindi ganito ang content ko. Napakarami kong pwedeng i-content dito para isulong ang plans and programs ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi ako pwedeng manahimik sa mga pantatarantadong ginagawa ninyo sa ating Pangulo at sa ating unang ginang at sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan sa gobyernong ito. Balik tayo dito kay Sara Duterte about manggagamit. Tuloy natin ito. Lisa, Lisa, oh! Saan na? Saan na yung balo ninyo, Lisa? Ah, Kimin. Mani ang paborito. Sa kalagahanan. Kunsa man na. Mauna ang gitawag na. Ito gani? Ginampos. Anya, kami. Mauna ang gitawag na. Nabuong. Naman. Silang duha. Paris na sa mangga. Ano na? Ginamus. Mangga. Kabalo mo ang say. Another name para sa mangga. Unsa man? Ang tawag ano niya? Mangga gamit. Oh, di ba? Department of Education Secretary ka, imbis na unahin mo kung ano ang kasalukuyang problema ng Department of Education, nagkakaroon ka pa ng panahon sa ganyang bagay? Magpaparinig ka ba kung sino man ang pinariringgan mo dyan? Itong tao na ito, mga tol, hindi naghahangad ito ng pagkakaisa. Ang mga Duterte in particular, hindi nila nanaisin na magkaisa ang mga Pilipino. Kasi yan lamang ang tanging paraan para sila po ay muling mailuklok sa ating gobyerno, partikular sa Malacanang. Kapag ka walang pagkakaisa ang mga Pilipino, magkakabahagi-bahagi tayo. Sila, 20%, tayo yung magkakabahagi-bahagi pa, mananalo sila. Alam niyo kung hindi nyo sinuportahan si Rodrigo Duterte, mga loyalista, hindi mananalo si Rodrigo Duterte noong 2016. Yun ang katotohanan dyan. Kaya naging bahagi, I'm sorry to say that, kayo ng pagkakapanalo ni Rodrigo Duterte na para sa akin, isang malaking pagkakamali sa kasaysayan ng Pilipinas. Napakarami natin pwedeng pag-usapan sa pagkakamali na yan na naihalal ang isang Duterte sa Malacanang. Kaya wag na po nating uulitin yan. Ngayon, sa mga survey na ito, wag tayong basta-basta magpapaniwala. Ang mga survey na ito, kahit kiniklaim na nila na ito po ay scientific based, after all, may biases po ito.
kumparahan nyo na lamang po yung mga ginagawang survey ng iba't ibang survey industry. Kung sino yung nagpapasurvey, laging nandoon sa survey. O kaya nangunguna siya. Kung sino yung nagmamay-ari, kung sino yung kagustuhan nung nagmamay-ari ng survey industry, pumapasok doon sa survey, madalas nangunguna pa. O. Dito naman sa survey na ito, ayoko rin sabihin na maniwala tayo. Pero babanggitin ko na lamang. Kasi hindi ako naniniwala doon sa isa eh. Tapos dito maniniwala ako. Eh babanggitin ko na lamang para pwede naman tayo. Binanggit natin yung kanina. Binanggit na, babanggitin din natin ito ngayon. Ano sinasabi po dito? Cabinet Officials Philippines. Boses ng Bayan, first quarter 2024. Job performance ratings. Kanina meron pong nagsabi sa ating komento diyan na inihiwalay daw yung kay Sara Duterte kaya daw hindi siya kasama dito. I do not know. Hindi ko naman po nababasa pa ito. Ha? Ito lang yung tinignan ko dito sa post ni Sir Benji Contreras. Kaya basahin po natin. Sabi po dito ni Sir Benji, akala ko ba si Sara Duterte Carpio ang crown jewel ng PBBM's cabinet dahil siya daw ang best cabinet secretary ni PBBM bilang Secretary of Department of Education ayon kay Harry Roque. Bakit wala sa top 20 performing cabinet officials ni PBBM si Sara Duterte Carpio bilang DepEd Secretary ayon sa RPMD's Boses ng Bayan Survey na isinagawa noong March 18 to 24, 2024 sa 10,000 respondents nationwide? Pakisagot ng mga DDS at Harry Roque. Eh mukha may sagot si JDB. Di ko po napanood yung vlog ni JDB. Ganun pa man, tuloy po tayo rito. Marcos Administration Top Performing Cabinet Officials, the Nationwide Job Performance Evaluation for the first quarter of 2024 Boses ng Bayan conducted within the Marcos Administration by the RP Mission and Development Foundation Incorporated from March 18 to 24, 2024 was a comprehensive endeavor engaging 10,000 respondents in meticulously conducted face-to-face interviews. Sana naman sa 10,000 na face-to-face nila na ito, meron lang tayong at least kilala kahit isa, no? Kasi I am 44 years old now, mga tol. Wala pa akong kilalang tao na natanong sa isang survey. Kayo ba? Natanong na po ba kayo? O may kakilala man lamang kayo na natanong sa isang survey? Ako kasi wala. I have been across the country, ano? Hindi pa ako nakakalabas ng ibang bansa. I hope mangyari po yun. Pero nung ako po ay nagtuturo pa sa iba't ibang review center across the country, Visayas, Mindanao, and certain parts dito po sa Luzon, wala po akong na-encounter sa libo-libo kong mga estudyante na naka-experience man lamang na sila po ay natanong sa isang survey. Kaya ito, madami po ito, 10,000. Sana naman meron tayong makilala kahit isa man lamang sa mga nasa survey. These participants were charged with evaluating the overall effectiveness of cabinet officials in their respective roles. The assessment highlighted commendable performances by several cabinet members, notably Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. of the Department of Interior and Local Government. Talagang very consistent si Secretary Abalos, ano? As a top performing. Kung hindi man siya yung nangunguna, at least nandoon siya sa top 5. Eh masipag naman talaga si Secretary Abalos. Kulang lang siya ng, tingin ko, media mileage siya, no? Tama ba yung term? Yung kanya kasing publicity, hindi ganun kakilala sa harapan po ng publiko. Tingin ko, dapat i-improve ng PR relation officer nitong si Benhur Abalos yung kanyang trabaho, no? Dahil wala eh, parang hindi nararamdaman talaga ng general public eh. Pero nakikita naman natin tayo mga focus talaga sa mga taong gobyerno, nakikita natin kung gaano po magtrabaho itong si Secretary Benhur Abalos. Sabi pa dito, Secretary Abalos responsible for initiatives to maintain peace, ensure public safety, and enhance local governance, earned an impressive 91% job performance rating alongside a robust 93% trust rating. Following closely behind
was Secretary Rex Gatchalian of the Department of Social Welfare and Development and entrusted with strategies for social protection and poverty alleviation among marginalized groups. Anyway, ito namang binabasa ko, description na lamang po ito nitong nasa photograph. Basahin ko na lamang po kung sino-sino po ang nasa photograph at pagkakasunod-sunod po nito. 91% ang nakuha ni Secretary Abalos, followed by 89% of Gatchalian, 87% of Garcia Prasco, 85% for Pangandaman, 83% for Remulla, and the rest, medyo maliit po yung kanilang mga photograph. Tingnan ko na lamang kung tanda ko po ang kanilang mga pangalan. Si Secretary Recto, Secretary Gibo Chudoro, Secretary Garapil, sino ba yung Secretary Herbosa, Secretary Uy, okay, eto si Secretary Bungonan, tama ba? Palakihin nga natin mga tol. Palakihin natin. Yan, Bunuan pala, I'm sorry. Si Secretary Solidum, kay Solicitor General Guevara, Secretary Pascual, at sa ikalabing dalawa, si Secretary Manalo. Para naman sa ikalabing apat na pwesto, sina Secretary Kakdak, congratulations, ano, ad interim secretary siya ngayon ng Department of Migrant Workers, DMW, subject for confirmation again ng Commission on Appointment. At ikalabing apat, si Secretary Bautista of DOTR, si Executive Secretary Lucas Bersamin, ikalabing lima, si Secretary Balisakan, ikalabing lima din, si Secretary Taisila, no? Ba, nagkamali siguro ito kasi di naman tayo 58% eh, saka 57%. Anyway, yung pagkakasunod-sunod na lamang ang basihan po natin. Si Secretary Laguesma from Department of Labor and Employment, Secretary Acusar from Department of Human Settlements and Urban Development, which congratulations sa ating mga Pasigueño kasi ang ating butihing mayor na si Bico Soto ay nakipag-ugnayan na sa ating DISUD at meron na pong isusulong na proyekto rito kaugnay ng 4PH o yung Pambansang Pabahay para sa Pilipino program para sa mga Pasigueño. Ang target siyempre na beneficiary dyan ang mga low income earner pero hindi rin mawawala dyan yung mga minimum earner. Ano? Kaya sa mga taga-Pasig po dyan, mga kababayan ko po na taga-Pasig, pagkakataon na po ninyo ito na makakuha po ng sariling pabahay sa murang halaga. Hindi po yan libre, ah. Murang halaga lamang. Yan po ang intention ng ating Pangulong Bongbong Marcos in particular, makapagbigay po ng at least 6 million units para po sa pamilyang Pilipino. At yun po ay mag-a-address sa problema na talagang napakatagal na patungkol po sa sariling tahanan o bahay ng ating mga kababayang Pilipino. Napakaraming mga informal settlers at nilalayon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang sitwasyon na yan mabago na sa hinaharap na ang bawat Pilipino hindi na po mag-iisip kung ano po yung kanilang titerhan, maghahanap ng pambayad sa kanilang inuupahan bagkos ang kanilang mga tinitirhan ay magiging pag-aari nila in due time. Ikalabing pito dito po sa ating binabasa ay sina Secretary Lotilla of Department of Energy, ikalabing walo si Secretary Chu Laurel ng Department of Agriculture. Nagtataka ako bakit ikalabinsyam lamang si Secretary Estrella Conrado. Samantala, napaka-epektibo po nitong Secretary sa Department of Agrarian Reform. Eh, sa katunayan, sa kanyang leadership, daang libo na po ang naipamahagi, yan ay sa kautusan na rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na ipamahaging titulo sa ating mga kababayang magsasakang Pilipino. Kasama po dyan ang mga ayuda na ibinibigay po sa kanila para po mas maging epektibo at magkaroon naman sila ng productive na pagsasaka. Pero bakit 19 lamang ang kanyang performance rating dito? Anyway, yung pinakahuli dito, si Secretary Yulo Loizaga. Ito po yung top 20 performing cabinet officials ng Marcos administration. And I do not know,
bakit wala po dito si Sara Duterte. Pero meron pong nagsabi sa atin kanina na napanood niya daw po kay JDB na sineperate daw po yung survey kay Sara Duterte at hindi ko po alam yon. On that regard, hindi po ako makapag-speculate, pero nagtatanong tayo, bakit hindi nakasama dito sa top 20 top performing cabinet officials si Secretary Sara Duterte? Going back, dito po sa ating topic, top presidential candidate, mag-ingat po tayo. Inuulit ko, sana naman hindi po ito mind conditioning. At tingnan po natin kung ano ba ang kakayahan ni Sara Duterte. Balikan po natin ang komento dito ni Attorney Claire. Binanggit niya ba? Hindi. No. Hindi. Diba? Wala. Yung kakulangan tungkol sa textbooks, partner, ng mga estudyante, problemang malaki, classroom. May binanggit ba siya? Wala. So doon muna tayo. Sabihin na natin. Wala siya nakikitang problema doon sa departamento niya. Hindi siya nakikinig na news. Diba? Makawala siya nakikitang problema, partner. Kaya hindi niya binanggit yun. Kahit isang departamento na lang sinabi niya, partner eh. Oo. Departamento niya. Mag-deal siya doon. Huwag kang tumalon sa ibang departamento na may gumagawa naman ng remedy. May binanggit. Kasi may binanggit, partner. Si Shelo Magno. Panoorin niya mga ka-UBI. Sa Facebook niya, ang dami na about issues miseducation, partner. Uh-huh. Lalo na sa panahon ni VP Sara. VP Sara. So kung alam mo na wala kang alam, sabi mo hindi ka galing sa edukasyon, 'di ba? Wala kang alam dito, why do you have to accept the position when in fact you know sa puso mo, sa utak mo, na wala kang alam dito. Nagpasalamat naman si Presumptive Vice President Inday Sara Duterte sa tiwala sa kanya ni Marcos Jr. Inamin niya rin na bago ang kampanya, napag-usapan nila ang posisyon sa Department of National Defense. Pero dahil marami raw ang gustong mabigo ang bagong administrasyon, baka pagmulan pa ito ng intriga at kwestiyon sa kanyang katapatan. Tiwala si Marcos na maayos na pamumunuan ni Mayor Sara ang kagawaran ng edukasyon. Bakit? Diba, hindi ba to betrayal sa trust ng mga tao na tinanggap mo yung posisyon na ito, wala kang alam. Tapos ngayon nagkakaproblema sa edukasyon. Ito, diba? Partner, tanungin nga kita sa tingin mo ngayon. Ilang taon na ba siya? Mahigit isang taon na. 2022, 2023. Sa May, 2022. 2 years na. Bilang. Alam nyo, kayong mga didishit, no need to say to unfollow. Just unfollow na lang. Ibablock na kita. Hindi ko kayo kailangan dito. Ano? Huwag na kayo magsabi na mag-unfollow. Just unfollow. Pag nag-comment kayo, ibablock ko po kayo. Ganun lang kasimple yan. Ayoko pong mapikon sa inyo kasi wala akong pera. 100,000. Si Boss Mike Cervera, mayaman yan. Baka pag siya napikon, bigyan kayo ng 100,000 pesos. Bilang ano to? Bilang kalihim ng Departamento ng Edukasyon. Ano? Kamusta ang edukasyon natin? Tanong natin sa mga kayubi. Basta alam ko, lately, may miseducation. Mga tol, panoorin nyo ng buo ang vlog na ito. Dito, ipinapakita lamang ni Attorney Claire na incompetent secretary itong si Sara Duterte. At ikaw, kung incompetent secretary ka, isang departamento pa lamang yan, ha? How much more pamumunuan mo ang Pilipinas? Baka kung saan na tayo mapunta noon, mga tol. Kaya wag tayong magkakamali na muling iboto itong si Sara Duterte. Ang pagkakaboto ko kay Sara Duterte sa panahon ng halalan sa pagka-vice-presidente ay itinuturing ko rin pong pagkakamali. At yan po ay hindi ko na uulitin pa sa 2028. Wag tayong boboto higit sa lahat ng mga pro-China candidate. Meron tayong maaaring maging bisita. I hope mapagbigyan tayo. Iba pa yon kay dating Senador Trillanes. Baka possible na ma-interview natin si Senator Tolentino. At lilinawin po natin sa kanya, ano ba talaga ang kanyang paninindigan para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino, sa mga Duterte at sa China.